011 protection relay gamit ang manual input at keyboard sa front panel. Bago mag-set, kailangan siguruhin na kumpleto tayo ng mga impormasyon na gagamitin sa pag-set ng relay. Una, ano ang ratio ng current transformer na gagamitin? Pangalawa, para sa residual, gagamit ba tayo ng residual city or core balance city? Or kung hindi naman, gagamit ba tayo ng home green connection or yung tinatawag nilang summation ng currents gamit ang 3-phase cities? Pangatlo, equip tayo ng mga settings na ginamitan ng masusing pag-aaral para sa short circuits at overcurrent conditions. Kung meron tayo ng lahat ng mga ito, maaari na tayo magsimula sa unang step na ating pag-set. Unang step, iset ang base. Ang base ay makikita under ng set. Hanapin ang set gamit ang keyboard sa front panel. Under ng base, kailangan iset ang INP value. Ang INP value ay ang phase city primary nominal current. Halimbawa, mayroon tayong 100:5 na city. Kung meron tayong 100:5 na city, iset ang INP value ng 100. Pangalawa, iset ang IENP value. Ang INP value ay ang relay city primary nominal current. Dito na doon may depende kung anong connection ang ginamit natin para sa residual. Halimbawa, gumamit tayo ng residual city or core balance city na iba ang ratio sa ating ginamit na phase city. Iset ang INP value ng naaayon sa rated primary current ng ating residual city. Kung gagamit naman tayo ng home green connection or summation ng currents gamit ang tatlong phase city, iset ang INP value ng gaya sa INP value na 100. Pagkatapos iset ang base, pangalawang step, iset naman ang relays. Ang NA011 ay may apat na output relay contacts, dalawa para sa tripping at dalawa para sa signaling. Ito ay ang K1, K2, K3, K4. Ang bawat relays ay freely programmable at user-defined. Ibig sabihin, maaari natin gamitin ang relay contacts depende sa ating controls at depende kung saan natin gustong i-assign ang relay para sa tripping. Halimbawa, K1. Ang K1 ay gagamitin natin para sa phase over current tripping lamang. Iset ang K1 para sa phase over current tripping gamit ang keyboard. Para sa first element, second element, at third element. Ang K1 ay nakaset para sa phase over current tripping ng first element, third element, at second element. Pangalawa, iset ang logic ng relay. Ang bawat relay ay may characteristic na single pole double throw. Isang normally closed, isang normally open, then common. Kung de-energized, ang normally closed ay still normally closed pa din at ang normally open ay normally open. Kapag naman energized, ang normally closed ay magiging normally open from the start ng operation at ang normally open ay magiging normally closed. So, ang paggamit dito, ang pagpili ng logic ay depende na sa ating controls or depende na kung anong gagamitin natin. Para naman sa mode ng relay, mayroon tayong dalawang pagpipilian, ang latch at no latch. Kapag latch, once na magkaroon ng fault at na-clear na yung fault, hindi
bibitiw ang output relay contacts hanggat hindi natin inireset sa reset button or sa reset button. And then para naman sa knowledge, once na magkaroon ng fault at na-clear na yung fault, automatic na yung resetting ng ating contacts. So, no need to reset na sa reset button para bumitiw yung ating relays, yung ating relay contacts. K2. Halimbawa, gagamitin natin ng K2 para sa residual tripping lamang. Hanapin ang residual. And then, kaparehas pa rin siya ng logic para sa K1 at K2. K3 nan at K4 nan. Dito, ang K1 ay gagamitin natin para sa phase over current tripping at ang K2 naman para sa residual. Since nakanan ang ating K3 at K4, hindi siya magti-trip. Wala tayong isinet para sa tripping niya. So, hindi siya mag-a-activate. Pagkatapos iset ang relays, dumako na tayo sa pag-set ng ating phase over current. 50-51. Under na 50-51, dito tayo mag-set para sa first element, second element, at third element. Para sa first element, iset ang set point. Una muna tayo sa set point. Under ng set point, may pamimilian tayo ditong curve at definite. So, pwede tayong gumamit ng inverse curve at definite. Kung definite gagamitin natin, hanapin lang ang definite time. And then, kung inverse naman tayo, hanapin lang ang inverse curve ayon sa ating gamit. Halimbawa, pumili tayo ng IEC BS Type A na curve para sa inverse. Pagkatapos iset ang curve sa set point, pangalawa, iset naman ang settings natin para sa inverse. Kung pumili tayo ng inverse curve, sa inverse lamang tayo magbabago. I inverse. Dito na pumapasok yung ating settings. Halimbawa, mayroon tayong computed na current para sa first element na 70 amperes. And then ang settings natin para sa base kanina is 100. So ang mangyayari dito is 70 amperes over 100 amperes. If na percentage lang natin yung computed current natin dun sa settings natin para sa base. So, kung may 70 amperes tayo at mayroon tayong city na 100 para sa base, ang magiging settings natin para sa first element ng inverse is 0.7. Which is equivalent to 70 amperes. And then,
Since naka-off na yung cold load pickup natin, hindi na natin gagalawin yung settings para sa cold load pickup sa inverse. And then, para sa naman sa time inverse, ito yung time dial natin, time multiplier. Reminder, hindi pa siya yung actual time. So, kung gagamitin natin ang formula, o magdedepende tayo sa curve, dito napapasok yung ating pagpili ng curve. Halimbawa, sa mga curve na pipili natin, makikita natin doon yung actual time. Kung ipa-plot natin sa curve, makikita natin doon yung actual time ng tripping. So, reminder lang talaga, hindi yung T inverse is not the actual time ng tripping. So, let's say 0.2 para sa T inverse. Tingnan para sa IEC vs type A na curve kung saan magpo-fall yung tripping niya, yung tripping time niya para sa 0.2 seconds na time dial. Matapos i-set ang first element, dumako naman tayo para sa second element. Sa second element, maaari lamang tayong gumamit ng definite time. So, sa set point, cold load pickup at time para sa cold load pickup, since hindi natin gagamitin yan, i-off lang natin. Definite time. Sa definite time, gaya ng nauna, isineset lang natin ang ating mga settings depende dun sa base at depende sa computed current para sa ating second element. Halimbawa, para sa second element, meron tayong computed current na 140 amperes. 140 amperes. So, ang mangyayari is 140 over 100 is 1.4 ng ating setting sa base. Since naka-off yung ating cold load pickup, so no need to change the settings. Para sa time definite natin, ito na yung definite time, ito na yung actual time na ating set. So, if we want to trip the relay at 3 seconds, let's set the time at 3 seconds. Let's say 2 seconds. Just for review, meron tayong settings para sa second element na 140 amperes at meron tayong base na 100 amperes. So, ang naging settings natin is 140 over 100 equivalent to 1.4. And then, 2 seconds tripping time for definite second element. And then for third element, the same settings as we set the second element. So set point, no need to change. And then for definite time, let's say 5 times. 5 times or meron tayong 3.350 amperes na settings. So, dito, let's say meron tayong 350 amperes na para sa instantaneous. So, magiging 350 amperes over
over 100 is 3.5. 3.5.